Ayan na ang ating school supplies. Ayan. Para sa aking mga estudyante. Ayan. Dahil magpapasok ka na sa Martis. Ayan. Pasok ka na. Ayan. Bili-bili na tayo ng mga gamit. Three, two, one. Welcome to my channel. Hello guys! Magandang tanghali sa inyong lahat. Ayan, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking pinamiling mga school supplies, no? Hindi lang bigas ang tumaas ngayon, no? Lahat na siguro na bilihin ang tumaas gaya po ng school supplies. Ayan. Kasi kahapon namimili po ako. Ayan. Ayan po yung mga pinamili ko. Ayan siya guys. Ayan. Ito naman para sa aking anak na grade 4. So bumili ako ng 9 na piraso. Actually, 8 lang siya ang kailangan. So kasi may mga color sila eh. May mga color coding ang bawat grades level. Ayan. Ayan, so purple yung sa aking grade 4. So, 8 yung required. So, ginawa kong sham kasi baka mayroon pang mga reminders or assignment notebook. So, kailangan natin ng mag-extra, no? Baka magkaubusan. And then, ito naman sa aking grade 6 na anak. Diba? Dalawa yung kids ko. Puro sila babae. So, ito naman sa grade 6 ko. So, hindi ko pa ito tapos. Hindi ko pa nalagyan ng mga sticker nila. Name. Ganyan. Gagawan ko pa ito ng mga name. Ayan. Ayan. 9 na piraso din. Pareho sila. Para may extra. Ayan. Tapos, binilang ko na rin sila ng mga papel. Ito naman yung 1/4 or quiz pad, no? Para pag nag-quiz na hindi na siya maghati-hati pa ng mga papel niya. Ayan, ito man yung 1/2. Ito naman yung crosswise niya. Lengthwise yung isa, ito naman crosswise. At ito naman ang kanyang intermediate pad. So, ayan. Binilhan ko na ng tag-iisang pad para pagdating sa school, pag may quizzes sila, so kukuha na lang siya, hindi na siya maghati-hati, no? Ganyan din ginawa ko sa kanya last year nung grade 5 siya. Kaso isang linggo lang yung papel niya, guys, or 2 weeks. Ubos na kasi pinamigay din niya sa kanyang mga kaklase, pero okay lang po sa akin yun na mamigay siya kasi mas maganda yung mamigay ka, di ba? Para lumaki din siyang marunong mamigay sa kapwa niya, di ba? Ayan, so ito naman para sa aking grade 4. Ayan. Ayan lang yung papel niya kasi grade 4 lang naman siya. Hindi naman siya gumagamit ng intermediate pad, no? And then, binilang ko lang ng crayons kahit hindi naman niya required sa school. Kasi pag nagdo-drawing sila, so meron silang magagamit. So kailangan tag-isa sila. Ayan, tag-isa sila ng crayons. Ayan. And then, dahil ay malalaki na sila, so sila na yung mamimili ng kanilang lagayan o pencil case. Ayan, pencil case. Mamimili na sila. So, mga uso-uso ngayon yung mga black. Ayan. Yan na yung nila, no? Pag malaki na ang anak, hindi na makapili ang nanay, no? Ang anak na. Ayan na yung mga gustong-gusto nila. Ayan. Yan, nandiyan na yung mga ballpen kasi ballpen na yung pinaka-importante sa kanila. And then, dito naman sa likod. Ayan, back to back. Yan. Yan, pang check nila pag may quizzes sila or may exam sila. Ayan, yung mga pang sulat. May lapis pang dala. Diba? Yan na yung mga pinagbibili nila. Ito naman sa isa. Ayan. Kailangan kasi talaga sa kanila
pareha, no? Para walang silosan. Pareha sila ng ano, ayan, type, ayan. Si Blackpink naman din, ganun din ang kanyang mga gamit. Same halos lang din sa ano, ayan. Ayan, same lang din sila. And then, siyempre, hindi na sila gumagamit ng lapis, so kailangan na nila ng ambura. Kasi hindi man basta-basta na nabubura pag ballpen na yung gamit. So, meron sila nito. Ayan, correction tape. Nag-iisa din sila para magagamit nila. And then, gamit na sila roller. O, diba? May pa-roller. Roller pa sila. Ayan, tag-iisa naman sila. Kung hindi ko na lang same color kasi magkaiba naman din sila ng ano. Ayan, may alphabet pang kasama at may numbers pang kasama. O, diba? Ayan, tag-iisa silang dalawa. Hindi ko alam kung alin dito yung sa grade 4 or sa grade 5. Bahala na sila dito. Tag-iisa. Ayan, tag-iisa. And then, dahil pagpapasukan at magbabago na naman ng teacher, iba na naman ang kanilang teacher, so kailangan natin ng lagayan ng name tag. So bumili na rin ako para hindi na hassle. Oo. Sulatan ko na lang ng pangalan yan dyan. Tapos section, tapos number, contact numbers. Kasi yun ang pinaka-importante, may contact numbers. Ayan. At saka isabit na lang. Ayan, gawin na lang nilang kwintas, o diba? May tag-iisa din sila. So, o diba? Kasi next year, mayroon na akong high school. Ayan. O diba, may high school na. So, hindi pa nga ito kompleto, guys, eh. Incomplete pa lang yung ano ko. No? Incomplete. Tapos, mayroon pang mga, ano, mayroon pa pala akong nabili na, ano, constructions. Construction paper. So, ito na. Ito na. Bumili naman ako nito. Dalawa. Dalawang pambalot. Kasi, yung isang pambalot para sa kanilang mga notebooks. Notebooks. Yes. Kasi madami. Kailangan natin balutan ng kanilang notebooks para kapag naulan, hindi siya mababasa. No? And then, ito namang isa para sa kanilang aklat. Kailangan natin balutan ulit yung kanilang aklat at lalagyan natin ng pangalan para pagdating sa school, hindi mo magkapalit-palitan ang kanilang aklat kasi minsan yung iba inaangkin, o diba? Inaangkin na lang pag walang pangalan, edi ikaw yung magbabayad doon pagdating ng sa ulian ng aklat kasi mawawala na yung sa iyo, aangkinin na ng ibang kaklase. Ganun ang nangyayari last year sa mga kaklase nila. Kaya nilalagyan ko talaga ng pangalan at binabalutan ulit para maganda naman siya tignan. Ayan. Ito na naman yung construction. Construction paper. Ito yung ginagamit nila. So, pang ano to, pang drawing. So, incomplete pa talaga sila, siya guys. Need ko pa ng band paper, colored paper, and Oslo paper. Para sa kanilang ano sa kailanganin sa school, 'di ba? Ito pala bumili din ako ng Manila paper and marker. Yan, i-required ko talaga 'yan, yung mga Manila paper at marker nila para sa school, sa mga activities. So pag mga ganong grade level na ay mas marami na silang mga activities na ginagawa sa school, no? And oo, yun nga, marami na silang mga activities. So magpapasok ka na sa Lonis, kailangan ko nang tapusin, no? Tapusin tong kanilang ano, mga notebooks, kailangan ko nang mabalutan, kailangan ko malagyan na ng name. So very busy na ang kanilang mami. Busy na, busy na. O, ayan. Lahat umaaray sa presyo. Hindi lang sa notebooks, hindi lang sa bigas. Lahat nagtaasan na. At sana,
darating ang araw na bababa naman na kahit papano. Dahil ang presyo lang yung nagtaasan, ang sahod ay ganun pa rin. No? Napakahirap po talaga ng ano ngayon. Buhay. O, diba? Totoo naman, diba? Mas lagi or every twice a year nagtataas yung ating mga bilihin. Pero yung ating sahod, mababa pa rin, no? So, dapat ano naman? Beer. Beer. Diba? So, ayan. Hindi lang talaga isa lang yung ano, diba? Lahat talaga tayo apektado. So, kawawa talaga tayong mga ano nito, mga mommies. Diba? Mga mommies. Kahit naman hindi mga mommies. O, diba? Sabilihin pa lang tiba-tiba na tayo. Ayan. Yan lang yung binili ko. Ay, nagkakahalaga na ng 1 plus, 1 key plus. O, diba? Yan lang siya.